academics, a two-time executive vice president for EDSA 2004, a former executive secretary of Alianzang Tapat sa Lasalista, the founder of the Pride and Prejudice, which revolutionized the education in this country. He is a person who helped in drafting the curriculum of the public school style. Naniniwala siya na ang education sa country natin ay magsisimula sa student leaders ng De La Salle University. And an incumbent college assembly president for the College of Education, wala nang mas gagaling pa Anino Tansantani. Good afternoon, De La Salle University. It is said that our university is world class. Excellent facilities, an excellent curriculum. I disagree. Next year, I mean this coming year, is the most crucial year for us students. It is the student handbook revisions. And there have still been inconsistencies in the implementations of these policies, which are not outright fair to the students. When students get offenses, when students get 0.0 grades, why are they devalued from their competitiveness to serve this country? In Alianzang Tapat sa Lasalista, we believe in a progressive education, an education that believes that each Lasallian has the capacity to think critically and the capability to participate in social affairs of society. We need pro-student and pro-people policies that will bring out true Lasallian education. An education that is progressive. An education that will not only secure your future, but the future of this nation. Defending your right to a progressive education, ang karapatan nyo, ipaglalaban namin. Paglalaban ko, ako ang inyong gabay at kaakbay na tapat, na tapat, na tapat at tunay. Anil Ratan Chandani, Anil Ratan Chandani, Anil Ratan Chandani, your Vice President for Academics. Office ng Vice President for Academics? Amy Chua, ikaw ang bigate! From CBE to the University, your Vice President for Academics, Amy Chua. Ipagtanggol at ipaglaban ang karapatan ng mga estudyante. Ang sarap-sarap pakinggan. Ang dali-daling sabihin. Pero De La Salle University, naramdaman ba natin ito ngayong taon? Yeah! Ipinagpapalaki nyo na tinanggal nyo ang dress code. Pero alam ba ng mga estudyante ang implementing guidelines? Yeah! Alam nyo ba na may DCR form na nag-exist sa student council? Yeah! Ibalik ang dress code dahil sa ganitong klaseng liderato. Ipinagmamalaki natin na tinanggal natin ang ID policy. Pero bakit binalik uli ito? Hindi pa natatapos ang isang term. Dahil hindi man lang ni-research na maayos na may ruling ang CHET na bawal ang ginagawa nating tanggalin ng ID policy. Attendance policy, Zay. Ipinagmamalaki natin sa lahat ng estudyante na meron tayong representative sa enrollment committee. Pero bakit hiniyaan naging dalawang araw na lang mga adjustment? Reklamo tayo ng reklamo sa transformative learning at sa standardization of
lahat, sisiguradong merong kandidat na edukasyon na natatanggap ang bawat estudyante na tugma sa inyong binabayaran.